Eh ano ba naman ang masama kung yung mga nagnenegosyo eh tumutulong sa gobyerno? Okay sana kung totoo yan eh. Yung tulong ninyo, kulang. Kung meron man ha. Bakit? Kasi bago kayo tumulong sa gobyerno, bago kayo tumulong sa sambayan ng Pilipino, pangalawa lang yun. Ibig sabihin, tumubo na kayo bago kayo tumulong. O, sabihin nyo hindi. Magkwenta tayo, mga kababayan. Magkano ang tubo ng mga bangko? Lahat ng bangko, privado. Magkano ang tinutubo? Tingnan nyo yung financial statements nila. Sus, Mariosef, bilyon-bilyon. Yan, yung video, laki ng kinikita niyan. Planggana ang pera niyan, araw-araw. Hawak nila SM. Alam nyo naman yung bilihan dyan. Ano ang masama dito? Kasi yung tulong na sinasabi nila, yung tulong ng pribadong korporasyon sa ating pamahalaan, eh, hindi para sa sambayan ng Pilipino. Eh. Kung maaalala nyo, mga kababayan, ang gobyerno ay isa lamang sa mga elemento ng ating republika. Yan. Yung Republic of the Philippines. Ito, isa. Una elemento. Pangalawang elemento, people. Hindi ba? Pangatlong elemento, territory. Pang-apat, sovereignty. Ayan. Ngayon, sinasabi natin, nasabi ng ating mga magagaling na pinuno sa pamahalaan, maganda yan, public-private partnership. Privatize natin yung mga government service para may makakapital. Anong problema, mga kababayan? Sabi, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them, galing sa sambayan ng Pilipino. Pero itong pangunahing pakay ng mga korporasyon ay profit. Saan nila pipigayin yan? Sa gobyerno? Oo, dun sa mga anomalous transactions na yung perang yon ay mga buwis na nanggaling sa sambayan ng Pilipino. Pero bukod dun sa mga buwis, dun sa mga elektrisidad, gasolina, saan kinukuha ito? Dito, sa sambayan ng Pilipino. Kaya doon, makikita nyo, ay hindi talaga maaaring magtrabaho yung private corporation, papalitan yung tungkulin ng gobyerno. Bakit? Tulad na lang ng MRT, LRT. Gobyerno talaga dapat yan. Huwag nyo nang paprivatize yan. Privatize nyo na nga yung Philippine Airlines eh. Privatize nyo na nga yung Philippine National Bank. Pero mo, pag kami pangalang Philippines, walang pwedeng gumamit niyan kundi gobyerno. Pero dito sa ating bansa, dito sa mga nakaraang administrasyon, ay pinapagamit na yung salitang Philippines. Bakit? Hindi pwede yan. May batas tayo dyan. Pwede mong ibenta yung negosyo, tulad ng Philippine National Bank, pero yung pangalan, hindi dadalhin. Hindi kasama. Kailangan bigyan mo na ibang pangalan. Pero ngayon, hindi.
Kaya akala ng marami pa rin nating kababayan, yung Philippine National Bank, eh, gobyerno pa rin ng Pilipinas ang may-ari. Hindi na. Pribadong sektor na. Yung Philippine Airlines, daladala pa rin yung Philippines. Kaya akala ng marami nating kababayan, ay ano yan, sa gobyerno yan, tangkilikin natin. Hindi na. Pribadong korporasyon na yan. Kaya doon makikita nyo, mga kababayan, magkatunggali ang interes ng gobyerno sa mga pribadong korporasyon. Yung mga edukasyon ng ating mga kabataan. Bakit walang mga state universities? Bakit naglipa na yung mga private universities? Kasi kulang ang state universities. Ibig sabihin, habang dumadami yung private universities, pinapakita lamang na nagkukulang ang pamahalaan sa pagsusulong ng pangkalahatang kabutihan. Bakit? Eh pagka-private university, taas ng tuition yan eh. Oh. Eh sa UP, tingnan nyo, hindi nagtataas. Yung mga state na, hindi pwede. Pero dun sa, paano nila pipigay ng taong bayan? Private universities. Hindi pa yon. Eh paano sa kalusugan? Private hospitals. O hindi ba, ang sabi natin sa saligang batas, a government that shall promote the common good. Eh bakit kulang ang ospital? Bakit kulang ang pampublikong ospital? Yan ba ang pagsusulong ng kapangkalahatang kabutihan? Hindi. Pinaprivatize pa nga pati yung ano, children's hospital. Pinaprivatize pa, Sus Mariosep. Sa halip na dagdagan, babawasan pa. Eh, anong tawag mo dyan? Gobyernong sunod-sunuran sa pribadong korporasyon. Bakit? Alam niyo yung gobyerno, dalawang bahagi yan eh. Ang bumubuo niyan, dalawang bahagi. Public office at saka public officer. Yung public office, nasa isip lang yun, nasa batas yun. Yun ang pinagkakatiwalaan. Yun ang pinaglalagakan ng tiwalang pangmadla. Yun yung repository of public trust, yung public office. Ang problema, yung public officer na humahawak dun sa public office, meron bang siya ba ang pinaglagakan ng tiwalang yun? Kasama siya dun. Pero ito, nakakausap ng private corporation. Kasi dalawang klase itong private officer na to eh. Yung elected, elected o kaya appointed. Yung elected, kailangan niya ng pondo sa eleksyon. Sino tumutulong sa kanya? Private corporation. Tatakbo kang barangay captain, kagawad, konsehal, mayor, vice mayor, bukal, deputy vice governor, governor, congressman, senator, vice president, president. Mas malaki ang pondo mo, mas malaki ang pagkakataon mong manalo. O, hindi ba? Tayo ba maniniwala, mga kababayan, na yung mga pribadong korporasyon na, yung mga Ayala, yung may-ari ng BPI, yan sila Henry C., hindi tumataya sa eleksyon? Maniniwala ba tayo doon? Ewan ko sa inyo, pero ako, hindi ako niniwala doon. Siyempre, tataya sila. Bakit? Pagka natulungan nila yung officer na yon, yung taong yon, yung nangampanya, eh pag naupo yon, pwede siyang tawagan. Pare, baka matulungan mo ko. Kailangan ko ng batas na ipagbabawal yung ano, yung anti-piracy law. Ano bang pakialam ng sambayan ng Pilipino sa piracy law na yan? Eh pang mayaman yan eh. Pero naipasa. Nauna pa yon kaysa Freedom of Information Act
na para sa sambayan ng Pilipino. Nauna pa yan para magdagdag ng mga public hospitals, ng mga public universities. Nauna pa yun. Yun ang ginagawang paggamit ng kapangyarihan ng pamahalaan, hindi para sa paglilingkod sa sambayanan, kundi para paglingkuran yung pangunahing pakay ng mga pribadong korporasyon. Appointed. Lalapit naman sila dun sa mga natulungan nila sa eleksyon. Mr. President, i-appoint mo kaya si ganito na Foreign Affairs Secretary. Appointed, pero sila naglagay doon. O kung sino man dyan. Albert Del Rosario, yung Foreign Affairs Secretary, balita ko hindi marunong Pilipino yan eh. Lumaki daw yata yan sa Amerika, sa New York. May narinig ba kayo kay Albert Del Rosario upang katawanin, upang matanggap natin na siyang pinakamagaling na kakatawan sa sambayan ng Pilipino dyan sa Departamento ng Ugnayang Panlabas, Foreign Affairs? Ang galing mag-Ingles eh. May action pa yan eh. Pero balita ko, hindi marunong mag-Pilipino yan. Ha? Lingkod bayan ka, hindi ka marunong mag-Pilipino? Ha? For all you know, permanent immigrant pa yan sa Amerika. Sana, Filipino citizen yan. Pero, in-appoint. Bakit na-appoint? Ano ang proseso para ma-appoint yan? Eh, wag na yun. Ano ang proseso para manalo kang kandidato pagiging presidente? Ito presidente natin yun. Nanalo yan o walang suporta ng private corporations? Hindi ako maniniwala. Hindi ako maniniwala. Eh, siya mismo eh. Kasama siya sa isang pinakamalaking korporasyon sa Pilipinas, Hacienda Luisita, 6,000 hectares. Pinamaagi na ba? Hindi. Ang sabi dyan sa kasunduan dyan, kaya binigayan sa kanila para pagdating ng tamang panahon at dumating na yon, ipapamahagi dun sa mga magsasaka. Hanggang ngayon, hindi pinapamahagi. Yan ba ang pagtupad ng pamahalaan sa saligang batas na nagsasabing isusulong mo ang pangkalahatang kabutihan? Hindi. Pati nga yung pagbalangkas ng batas eh. Kung ano-anong batas ang inuuna. Pero yung batas, ha? Para tugunan yung problemang malawakan sa gutom, sa hirap ng sambayanan. Meron na ba mga batas dyan? Wala. Ang ginagawa ng DSWD, pagdarating si Pope, itago natin sa Batangas. Ipasyal natin ng 3 araw. On record dyan, mga kababayan. Tapos, ano mga gusto nila? Pati media. Itong mga private corporations, sino nag-promote nung Manny Pacquiao? Sino yun? Mayflower? Ah, Mayweather? Oh, Mayweather. Sino nag-promote nun? Private corporations. Pero sumasakay ang gobyerno. Pinasasakay ang sambayan ng Pilipino. Hindi nila na nakalimutan na nila na pagka ginagawa yan o sinusulong yan ng pribadong korporasyon, isa lang ang nasa isip nila, profit. So saan napunta yung service? Na siyang pangunahing tungkulin ng gobyerno. Kaya dito mga kababayan, ang makikita ninyong problema natin, itong mga pribadong korporasyon, tumataya yan sa eleksyon. Naglalabi yan sa appointments. Kaya may control sila sa officer. Kaya kahit hindi sila mahalal, kahit hindi sila ma-appoint, yung public office, hindi naman makakagalaw yan eh. Kung hindi sa pamamagitan ng public officer na bata nila. Kaya ang tanong, itong mga tao sa gobyerno natin, tao ba yan ng private corporation o tao yan ng sambayan ng Pilipino? Itong presidente natin, isa sa mga may-ari ng Hacienda Luisita, tao ba yan ng sambayan ng Pilipino o tao siya ng private corporation? Conflict of interest eh. Sabihin, hinalal niyo ako eh. Ayan na. Yan na naman darating yung
legal ba yung panalo? Malinis ba yung panalo? Eh, picos machine yan eh. Collected, yun ang tinatawag nila, di ba? Iba yung mananalo sa butuan, iba pa yung mananalo sa bilangan. Lintik din, ano? Kaya yung mga politiko ngayon, sa sinasabi nila, huwag na tayong gumastos masyado sa butuhan. Kahit matalo tayo sa butuhan, gumastos na lang tayo sa bilangan. Tama nga naman. Kasi yung may pinakamataas na bilang, siya na poproklama eh. Kaya yung nanalo sa butuhan, pag natalo sa bilangan, hindi mapoproklama. Ayon ang klaseng gobyerno meron tayo na nakokontrol ng private corporation. At dito makikita natin sa lawak ng kabuuan ng ating pamahalaan ng mga negosyo dito sa ating bansa, kung paano tayong hinahawakan ng private corporation at hindi ng ating pamahalaan. Ayan lang pagbabangko. Ang daming bangko sa Pilipinas. Magkano kinikita niyan? 100%, 200%, baka 500% pa annually. Saan galing yun? Dito sa taong bayan. Kaya nga dito, sa profit na ito, yung teritoryo natin, malawakang mga asyenda, mga timber concessions, hawak na rin ng private corporation, mining concessions, hawak na rin nila. You see? Sila nakikinabang. At habang hawak nila yung mas malawak na kalupain, pati na yung mga karagatan, yung sambayan ng Pilipino, padami ng padami ang natutulog, tumitira sa ilalim ng mga tulay. Padami ng padami ang natutulog sa kariton, sa tabi ng kalye. Bakit? Yung teritoryo natin, nasakop na ng mga pribadong korporasyon. Alam nyo ba mga kababayan, na sa kasaysayan ng Estados Unidos, Amerika, si Thomas Jefferson, yung mga nagbalangkas ng unang saligang batas ng Amerika, ayaw nila na central bank. Bakit? Sabi nila, itong mga pribadong korporasyon, ang kanilang pangunahing pakay, yung pagtutubo, ay sumasalungat sa esensya ng pamahalaan. Eh, yung pinakamatinding private corporation yun, central bank. Ganon din ngayon. Bakit? Sila may hawak sa pananalapi ng sambayanan. At yung sa atin, sa Amerika matindi. Kasi yung Federal Reserve Bank nila, privately owned. Sa Pilipinas, publicly owned, but privately controlled. Bakit? Nakasulat sa saligang batas, yung central bank, yung Central Monetary Authority, ay pamamayanian. Kailangan yung mayorya galing sa pribadong sektor. Oh, alam nyo ba yon? Hindi nga halos tinuturo sa law school yan eh. Bakit? Ayaw nilang mabulgar. Kasi pag naunawaan na yan ng taong bayan, walang yan, naluto tayo sa sarili nating mantika. Mantika ng saligang batas. Kaya nakakapalag ba tayo? Hindi. Kaya yung governor ng central bank, nananagot ba yan sa sambayan ng Pilipino? May narinig na ba kayong nakasuhan na central bank governor? Hindi. Nananagot lang siya sa International Monetary Fund, sa World Bank. Kasi itong mga pribadong korporasyon, dalawang klase din yan. Ha? Local at saka international. Yung local private corporations, sunod-sunuran lang din yan sa international corporations. Kaya dito makikita nyo mga kababayan, yung mga pribadong korporasyon, hawak ang ating teritoryo, hawak ang ating mga sambayanan, at hawak din ang ating gobyerno. Ano masasabi mo sa gobyerno niyan? Malaya ba yung gobyerno natin na magdesisyon, na kalabanin yung
pagtiga ng tubo ng pribadong korporasyon sa sambayanan? Hindi. Sunod-sunuran sila. Sa Ingles, ang tawag nila dyan, puppet government. Hanggang sa susunod po, mga kababayan, ito po ang inyong abanlingkod. Nagsasabing, gumising ka, bayan!